Yun, record na. Eh, nakita ko yung slide. Bumalik ba? Hello? May slide na kayong nakita? Meron na po, sir. Okay, so let's begin the lecture today. It's the commodity marketing system, no? Or ag marketing. Ano ba ang commodity marketing system at ano-anong included dyan? So, the commodity marketing system includes all the institutions and arrangements that affect and coordinate the successive stages of a commodity flow, such as the government and its agencies, trade associations, cooperatives, financial partners, transport groups, and educational organization related to the community. So, kasama sa grupo ng marketing natin yung nabanggit ko na yan. But for the purpose of reviewing back yung mga na-discuss ko sa inyo, because again, i-reiterate natin, importanteng mabalikan natin ng ano ang ibig sabihin ng commodity, because we could be interchanging things and imagining other things. So balikan natin, ano ba ang sabihin ng commodity? It is commonly used in reference to basic agricultural products that are either in their original form or have undergone only, okay, nasa exam yan, primary processing, unang giling pa lang, unang salang pa lang. A related characteristic is that the production methods, post-harvest treatment, and or primary processing to which they have been subjected have not imparted any distinguishing characteristic or attributes. Bagamat ang pinapag-usapan natin ay hanggang primary processing, doon sa mga discussions natin ay mapapansin yung hanggang secondary processing, ibinabattle, ginagawa ng mga canned, o kaya ay kung flour yan, nagiging cookies and cakes, no? Isinama na natin for you to have a clear understanding kung ano ba ang dulo nitong commodity na to. Commodities coming from different suppliers and even different countries or continents are ready substitute for one another. Agricultural commodities are generic, wala yung brand, undifferentiated products that, since they have no other distinguishing and marketable characteristics, compete with one another on the basis of price. Okay, so yun yung dapat uli nating balikan. Tandaan, yan naman ay na-discuss na natin. Ibigay ko rin sa question. The marketing system differ widely according to the commodity. The systems of production, the culture and traditions of the producers, and the level of development of both the particular country and the particular sector within that country. This being the case, the overview of the structure of the selected major commodities marketed, which follows, is both broad and general. Hindi natin ma-zero in o masabi na pare-pareho, kasi sinasabi na iba-ibang bansa at iba-ibang commodity ay may kanya-kanyang particular na practices. So hindi siya pare-pareho, kaya ang discussion natin ay medyo broad and general. Hindi na natin mapupuntahan yung practices ng iba-ibang country. The system's approach emphasizes the interdependence and interrelatedness of all aspects of agri-enterprise, namely, mula sa input, supply to the growing, assembling, storage, processing, distribution, and ultimate consumption of the product. So, yung buong yan ay system ng commodity. Commodity approach. So, titingnan natin hanggang doon sa final consumption. Kaya, kasama yan sa ating discussion. The marketing system differ widely according to the commodity. And nabanggit natin kanina, the systems of production, the culture, and the tradition of the producers, and the level of development of both the particular country and the particular sector within the country. Now, let's go to
several stages. Actually, there are 7 stages of agricultural marketing. So stage 1, activity is assembly. The commodity buyers specializing in specific agricultural products such as commodities, as grain, cattle, beef, oil, palm, poultry, and eggs, and milk. Stage 2, okay, na-assemble mo na, then you have the transportation. So, pansinin nyo, ito ay agricultural marketing, kaya hindi na natin sinama yung production. Tapos nang mag-ani, tapos nang mag-harvest, and ang susunod dyan ay assembly. Sabihin, iipunin mo na siya, so sort, and then ipapak, constitute the assembly. Now, it has to go somewhere else. So you need independent trackers, mga truck na nagkakarga, no? Yung iba hindi makabili ng sariling truck kaya nagre-renta na lang, nag-hire. Trucking companies, railroads, airlines, etc. and ship, mga barko. Then you have the storage. It's isa sa mga characteristic ng agricultural commodity ay siya ay storable. Siya, dahil nga siya ay hindi masyadong perishable, pwede siyang i-store. So you have the grain elevators. Ito yung malalaking parang silo, no? Makikita nyo, parang mga 10 floors kataas yan. No? Public refrigerated warehouse. Merong, pag sinabing public refrigerated warehouse, ano, merong dati sa Food Terminal Incorporated, FTI, they have the largest in Asia noong panahon ni Marcos. Ano? Talagang malalaking building yun at air condition na halos magyelo ka sa loob, nakapasok na korona. Controlled atmosphere, warehouses, hindi naman nagyayelo pero tama lang ang temperatura at controlled. Heated warehouses para sa mga lugar naman na extreme naman ang kanilang weather na sa other side masyadong malamig, but you need heated warehouses, freezer warehouses. And then number 4, you have the grading and classification. Commodity merchants or government grading officials, sila ang naghahanap niyan ng anong grade ng iyong commodity bago yan ma-export o maibenta, kailangan ma-classify. Number 5 is the processing. Dito na papasok yung food and fiber processing plants such as flour mills, oil mills, rice mills, cotton mills, wool mills, and fruit and vegetable canning or freezing plants. So all of those are under ng processing. And then you have the packaging. Iba yung packaging doon sa assembly, no? E, pinapackage din naman yan sa mga, kaya lang, mga malalaking crates. Ganon, bago ibiyahe, hindi po pwedeng ang orange mo itatambak mo lang sa loob ng truck. Meron ding lalagyan yon. And then, after na-process siya, comes another packaging. This one is in form of tin cans, cardboard boxes, film bags, bottles, and for food packaging and fiber products. And then finally, stage 7 is the distribution and kasama dyan yung independent wholesalers, marketing products for various processing plants to retailers such as chain, retail stores, yung mga Alphamart, at sari-saring mga retail stores. So let us look at this this graph or diagram. Paano umiikot ang isang commodity? Pag tiningnan nyo ito, mahihilo ka, parang puzzle ito. So, tingnan muna natin kung ating saan tayo magsisimula. Let's start at the top left corner. Top left corner. Okay? Here. At saka dito sa gitna at saka sa kanan. Okay? But let us start at the middle. Ayan, nakita nyo na. Middle muna tayo. It emanates, everything emanates mula sa farmer. Going to the left, kung sa left nyo, is the on-farm storage for sale later. So, ang farmer, meron siyang option na huwag kainin. Kasi yung isa, household consumption yan eh.
Siyempre, marami naman ang harvest niya. Kinakailangan i-store niya yan for sale later. Or, pwede yung na-i-store niya ay gamitin niyang sa kanyang livestock, no? Pang, as feeds. And then, kung wala, no? Dito, kung walang kang sariling harvest, at pero meron kang alagang livestock, then you have to resort to importation. Okay? Bibili ka. No? Yan. And here, the farmer again, meron tinatawag na grain marketing boards. No? Kasi ito kinokontrol sa, dito sa Pilipinas, yung National Food Authority. Sila ang nagsasabi kung kukulangin ang ating stock. Kasi at least 3 to 4 months dapat alam na yan ng ating National Food Authority kung gaano karami ang consumption ng Pilipino pagdating sa rice. So malalaman niya na posibleng ang ating stock ng pagkain in the next 3 months ay kulang. So yung food security reserve, kinakailangang palaging ano yan, updated. Kaya nga, again, ba aakit uli, titingnan nyo yon yung imports. No? Kaya yung nangyari ngayon doon sa ating rice tariffication, naging dependent tayo doon sa importation ng rice. Why? Because of that nasa left nitong grain marketing board, which is food security. That was the primary reason why we need to import, kasi for several years, experience natin, kulang ang sariling production natin ng rice. So you will need to go to the importation. Okay, going down. Kung sakali lang, we're talking about rice again, at nangyari na we have surplus of rice, no? Okay na yung ating food security reserve, labis-labis pa doon, then we can compute also yung current na pangangailangan ng market sa Pilipinas, eh sobra pa rin ang ating stock, then we can resort to exportation. Ibenta na natin sa labas. Kaya lang, at this point in time, we could not export our rice, but other countries do for us. So, going down again, no, doon sa left uli, then, we go to the consumers, pupunta na sa consumer yung mga harvest natin. Okay? Yung harvest, either galing yan sa ating harvest na sa Pilipinas o kaya naman harvest ng ibang bansa ini-export sa atin. And pareho rin yan, pupunta sa consumer. Okay? You can see doon sa grain marketing board, merong tinatawag na grain elevator. Okay, imagine niyo yung grain elevator is a building tall, kasing tataas ng building, siguro mga 10-story building. Para yung mga tube, no? At nakapwesto yan sa malapit sa mga dagat o pier. Kasi doon nagdumadaong yung mga barges. At dyan muna i-store coming from the barges o sa mga barko. So the grain elevator can sell, let's say, flour directly to the consumer. Okay? Or directly to the animal feed processor kung ang kanyang grains ay, let's say, mga yellow corn. Okay? And then, pwede rin sa mga millers, sila na magpupulbos niyan, magigiling niyan, and livestock farms. So, we are talking about here, malakihang volume. Di ba pwedeng kilo-kilo lang ang bili. It's a volume. Tonelada ang usapan dyan. Then we go to the right side, ano? Going back again to sa farmers. Ang harvest niya would first be have to satisfy yung pangangailangan ng pamilya as is, no? So iba niluluto, kinakain, some are pinamimigay. But going down again para sa makarating siya sa consumer o sa mga food feed processor, millers, and livestock farmer, may mga dinadaan ng brokers or commissioning agents. Sila kasi yung
merong means na magkarga ng mga produkto mo, mag-ipon ng mga produkto mo, they take the risk, sila may tracking, at sila ay may panahon para ma-deliver. So in a way, eto mga agents na ito ay kumikita by ano, nagdadagdag sila ng kanilang margin or markup, and sometimes they call it profit, sometimes they call it commission. So commission ang tawag nila. Profit kasi more on sa production type yan. Pero pagka ahente ka, these are technically called commission mo, okay, for your effort. So the commodity system framework includes the major linkages. Mamaya, ma-explain ko ng, kung hindi man mamaya sa susunod ng mga meetings, yung major linkages. Napaka-importante yung sino-sino ang mga players na kinakailangan isang producer ng commodity ay magkaroon ka ng tinatawag na relationship with them. We call it linkages. That hold the system together, such as transportation, kinakailangan may kontak ka na kung sinong sasakyan ng iyong mga produkto, contractual coordination, vertical integration, we will also discuss that, including the horizontal integration, joint ventures, okay, may kasosyo ka ng isang kumpanya, tripartite marketing, or tripartite marketing arrangement, and financial arrangement. So all of those things, kung ikaw ay isang businessman or entrepreneur, hindi ka pwedeng lumayo dyan or mawala sa iyong radar yung mga nabanggit ko na yan, because kung di mo siya i-consider, you could only be operating in a very small area or your operation could not go farther. You need all those things. Now, you must listen here carefully. This one is an explanation that you need to consider dahil ito ay may halo ng economics, no? Okay. The terms here that I will be using are the same terms ginagamit sa pag-aaral ng agricultural economics, no? First, you need to understand the word composite demand. Or the demand is a composite. Demand is a composite. So ano ba ang composite demand? Okay, tandaan nyo ito, ha? The situation when a particular type of goods is used to produce more than one type of product. Yon. Ang isang sinasabing commodity ay pwedeng ang kanyang paggagamitan ay dalawang klase ng produkto. Bigyan natin ng sample, no? Anong commodity ang parehong kailangan ng dalawang industriya? Sample natin ay yellow corn. Yung yellow corn naman, hindi talaga yan designed for human consumption. They are designed para sa livestock as feed ingredients. No? Iba kasi yung yellow corn, yung mga Japanese corn, although they are yellow. Pero categorically, ang sinasabi nating yellow corn are for feeds. No? So ngayon, itong yellow corn na ito, ang alam lang natin sa feeds, pero pwede rin siya maging source ng ethanol, an alcohol that could be an additive, pang dagdag doon sa krudo o sa gasolina, pwede siyang gamitin doon. At pwede rin siyang gamitin sa ibang cosmetics, ano? So, yun ang tinatawag na composite demand. Umuulan dito sa amin, kaya may narinig kayong sound, ano? Maano ba? Naiintindihan pa ang sound ko dyan? On your end? Hello? Yes, maliwanag pa? Oh, okay, sige. Alam pa ako. So, naintindihan na natin when we are talking about composite demand, imagine niyo ang isang produkto na maraming uses. Okay? Hindi lang iisa. So, the demand as a composite. Number one, sinasabi rito, purchases essentially reflect demand for immediate consumption and inclination of consumers to restock their shelves or fill their freezers when prices are particularly attractive or reduces inventories when prices are high.
Okay, balikan ko lang uli itong sinasabi rito. If demand for one product that uses the commodity rises, the supply of another product using the commodity will fall. Ito, dalawa. Sample natin yung corn uli, yellow corn. Kapag ka ang demand doon sa corn pero gagamitin siyang ethanol, masyadong malaki kasi napakamahal na ng gasolina, no? So kinakailangan magdagdag ka na ng additives para magmura siya. So ngayon lumaki ang demand ng yellow corn, pero ang magiging epekto, yung isang user, yung nasa livestock industry na gumagawa ng feeds, sila naman ang magsasuffer kasi yung supply sa kanila ay mababawasan. Okay? Ganun ang ibig sabihin ng composite demand. When one demand has increased, the demand naman, ang pangangailangan doon sa kabilang user, will decrease. So meron siyang epekto. Consumers consider prices as attractive or high based upon anticipated price. Okay? Dito, medyo, you need to imagine something in the future. Okay. Have you encountered the term or nabalitaan nyo yung pakyawan? Hindi si Manny Pacquiao, kundi yung term na pakyaw. Ito'y pagbili ng isang produkto na binibili mo ng lahat. Pero, ibigyan ko kayo ng sample para maintindihan nyo. Dito sa Indang, at hindi naman sa Indang lang, other parts of the country, uso yung hindi pa fully ripe ang iyong prutas, pinapakyaw na, babayaran na sa iyo. Narinig niyo na ba? Sample natin, mangga. Okay? Merong ang business nila ay magtanim ng mangga hanggang sa lumaki. Pero wala na silang panahon na alagaan 'yon. Hindi talaga sila full-time farmer. Merong mga enterprising individuals. Ang sabi na, "Sir, pwede bang matingnan ng mga mangga niyo?" Oo, marami ako diyan. Nasa mga 30 na mangga 'yan na all of them are matured, namumunga na lahat. So, sabi nung Mama Macquiao, siya rin ay nag-i-induce ng pamumulaklak, binobomba niya ng gamot para mamulaklak. "Sir, pwede bang ganito? Papakyawin ko na yan ng 30,000 pesos per puno." Ibig sabihin, kung meron kang 10, 300,000. Kung meron kang 100, ba, imagine nyo yun. 3 million. Ganun ang ibig sabihin natin. Ano? Bakit niya gagawin yon? Bakit niya gagawin na pakyawin? Eh, di ba, hindi naman niya sigurado kung sa future, mamumunga talaga. O sa future, ganun karaming ibubunga niya. So ngayon, meron diyan tinatawag na parang risk sugal. No? Kumbaga, sige, mamumuhunan ako ngayon, and then, the word here is attractive. The word here is attractive or high. Kung medyo lumalakas ang ulan, hopefully, naririnig niyo pa ako dyan. The word here is attractive or high. Yung namamakyaw ng mangga will offer an attractive price doon sa may-ari ng puno ng mangga, 30,000 pesos per tree. So kung 10, ang puno niya 300,000. "Sir, bayaran ko na ng 300,000 yung 10. Attractive yon sa may kanya. "Oh, sige. Can you imagine? Wala na akong pagod-pagod. Wala akong risk. Ano? Basta ngayon, iaabot na sa akin niya yung 300,000. Kaagad-agad. Attractive yon, high price yon. Papayag na si, probably, ang may-ari ng mangga. Wala na siyang risk. Hawak na niya ang pera. Okay? So bago natin pag-usapan mamaya yung si Mama Macquiao, bakit niya ginagawa yon. But just, I want you to imagine that there is such a thing na ang tawag dyan ay hindi naman sugal, kundi taking the chance. No? Why niya gagawin? Baka kasi yung 30,000 na
kanyang maaani na kanyang babayad do sa puno ng mangga, eh baka pala pag hinarvest niya, kaya niyang ibenta ng 60,000. No? Kasi gagawin niya yon kung siya'y matagal na sa business. Kabisado niya na ang laki ng puno, kabisado na niyang epekto ng kanyang mga i-spray na gamot, at kabisado na rin niya ang timing at saka ang panahon kung kailan magtatag-ulan at saka mga insekto. Alam na niya ang kanyang technology. At sa laking ito na mangga, sisiw ang 60,000. Kayang-kaya yan. Baka umabot pa ng 80,000 isang puno. So, yun yung kanyang gamble. Okay? So, that guy will offer an attractive or high based upon anticipated prices. So, may itinatagong sikreto rin si, si Mama Macquiao. Hindi na iyon naiisip ng may-ari ng puno na mangga because wala naman siyang capacity or means bumili ng mga gamit para mag-display. Pangalawa, wala siyang experience doon. Ay baka instead na magastosan lang siya, eto, hawak na niya, ibibigyan na sa kanya yung 300,000. Then, purchases, then reflect a demand for immediate consumption and a demand for storage and speculation. Okay, wag naman tayo sa mangga, no? Ini-imagine natin ang mga produkto ay meron pang ilangan ngayon, kakainin na ngayon, pero may pangangailangan din na hindi naman dapat mauubos yan ngayon, kundi in the future, kailangan siyang i-store. Alright? So, ito yung mga grains na hindi naman perishable like fruits. So, ito yung pwedeng i-stock na matagal. Pwede rin dyan ang onion. Magtatagal yan na i-stock. Ayan, malakas ang ulan. Hopefully, naririnig nyo pa ako. Okay. Again, on highly perishable items, imagine ito yung madaling mabulok. Perishable. Demand by consumers may predominate. Okay? But on storable products and items such as inputs into livestock feeding, like yung mga yellow corn, yung mga ini-import natin, other forces may be very influential. Anong ibig sabihin kapag perishable items and the demand by consumer may predominate? Ito ang ibig sabihin noon. Mas malaki ang say ng buyer. Sige, pag hindi mo ibinenta agad yan, mabubulok yan. So, meron siyang leverage na sasabihin niya, sige na, pumayag ka na ngayon. Ito na nga eh. Kung hindi mo ibebenta yan, bukas yan, baka mas mababa ang i-offer sa iyo kasi perishable yan. Masisira yan. So, yun ang tatandaan nyo, the demand by consumers may predominate sa mga items na highly perishable. Pero doon daw, sa mga pwede na mga i-stock na matagal-tagal, iba ang usapan. Other forces may be very influential. Okay, i-stock muna ang kape ko. Iintay muna ako ng magandang presyo kasi hindi naman yan nasisira agad. Lalo na kung na-dry na. So the demand to fill storages and provide dependable flow of feed to livestock facilities may predominantly influence price. So ngayon, imagine niyo na ang agricultural industry, as I told earlier, ay nakakaranas noong surplus. Sobrang ani para kainin sa panahong ito or in the very near future. Sobra-sobra yan. But the good thing about this non-perishable items, especially like feed, livestock, they are storable. Pwede siyang i-stock ng matagal-tagal. No? Kaya ang presyohan dyan, hindi katulad doon sa ang consumer may predominate because the seller can say, oh wait, I will not sell it yet. I will not sell it yet. Maghihintay ako ng presyo. Kung sa tingin ko, lugi pa ako, I will not sell it. So iba ang usapan dito ngayon. Food processor had similar demand for dependable supplies. Okay. Ang mga food processors naman, they are forced, persado yung bumili ng iyong produkto. Ng malaki ang pressure na
kumuha ka ng product. Kasi pag sinabi mong, hindi mo na ako bibili ngayon kasi medyo mahal ang arena ngayon eh. Ay, hindi, huwag kang bumili. Wala kang maluluto. Wala kang magagawang tinapay. Yung mga umaasa sa iyo na bebenta mo ng tinapay, siyempre, magtatanong yon. So your action is to buy even at a high price, no? Itong mga food processors na ito. Yan naman yung leverage ng mga supplier sa food processors. Okay? Ang leverage lang ng food processor, ibig sabihin yung kanyang magagawa or option niya is to look for another supplier na merong mas mababang presyo. Okay, so kanina malaking bagay yung sinabi ko sa inyo na etong mga processor merong option to look for another supplier. Kaya nga malaki ang ginagampanan niya yon noong information. Saan ka makakahanap ng murang presyo at diyan naglalaro ngayon yung ating tinatawag na information system. Kung saan, kahit sa internet, you can always look for suppliers at malalaman mo na ang presyohan. So kaya ngayon, sabi nga, kung sino may hawak ng information, he is the king. On such commodities, demand for both storage and speculation may even override the ultimate demand for consumption in explaining wide swings in farm, wholesale, and retail prices. Okay, bigyan natin ng sample. Okay? Etong ibig sabihin nito. Commodities demand for storage, speculation may even override. Okay? Alam na alam ng mga trader na hindi po pwedeng tumigil sa pag-consume, let's say, ng flour ang population. Kasi staple foods ang tinapay. The same is true with rice. Hindi po pwedeng sabihin ng mga Pilipino, hindi na muna tayo mag-rice, ano na lang tayo, pandesal. Hindi po pwede yun. Rice at rice pa rin tayo. So ngayon, etong mga speculation, itong mga trader, at lalo na ito, itong mga items na pwedeng i-store, no? Sila ngayon ay biglang iilaw ang kanilang mga isipan. Sabihin na, tayo na, mamili tayo ngayon ng marami. Punuin natin ang ating mga bodega. Okay. Kailan tayo bibili? Pag mura. Yan, pupunuin natin. Okay. So, bakit niya bibili? Hindi pa naman niya kakain. Hindi niya pa naman ibebenta ngayon. Because iba na ang iniisip niya. In the future, maybe 2 to 3 months from now, tayo na may hawak ng pinakamalaking stock ng, let's say, bigas. No? At kung hindi natin siya i-release, mararamdaman sa market, kulang ang rice. So, tataas ang presyo by law of supply and demand at unti-unti nating ibibigay sa market in a new price. Okay? Yan naglalaro ngayon yung mga speculation na tinatawag. Demands for storage and speculation strongly reflect expectation. Ano ba ang expectation? Ang expectation, ganito, expectation. Maiba tayo ngayon. Huwag namang commodity na pagkain. Commodity na oil, yung langis, yung ginagatong sa sasakyan. Ano? Demands for storage. Alam nyo ba na ang oil sa maraming parte sa mundo, sa iba-ibang bansa, meron silang napakalalaking storage ng oil. No, diyan sa Batangas meron tayo diyan. Kung yung mga taga Batangas na nakakadaan doon sa may Mabini, ano, na malalaman niyo yung gaano kalaki ang storage diyan. Dito naman sa parte ng Tansa, no, meron din diyang storage ang dati Petron yun eh. Andun, mga lalaki, could not imagine how tall they are, no, pero sa malayo pa lang kita mo niya ang laki noon. Pagdating ng taglamig, ano? Supposed to be dapat itong mga lalagyan na ito, kung ito'y doon sa lugar ng nagyeyelo ang lugar, may winter, no?
Kasi pag winter kasi, malaki ang demand for power because kinakailangan ng heater sa mga bahay. So pupunuin nila yan as early as August, September. Mamimili na sila ng oil para mapuno ang kanilang storage. Okay? Ngayon, pagdating ng itong mga panahong ito, mapapansin nyo, tumataas ang presyo ng krudo. Eh, balayo pa naman ang taglamig, November pa yan. Bakit ngayon tumataas? Eh, mataas na ngayon, 44 ang diesel, 54 na yata, o 56 ang, basta malapit na rin mag-60 pag ano, ang gasoline. Ano? Ngayon, nagmamahal. Bakit? Kasi ngayon namimili ito mga companies para punuin ang kanilang storage ng oil. So that pagdating ng kasagsagan ng tinatawag na demand for oil kapag magsisimula ng taglamit, puno na at simula na silang magbenta ng kanilang mga oil. Ayan, napapansin nyo yan. So dito maglalaro yung tinatawag na expectations. No? Parang ano yan eh. Hindi naman sugal, pero you gamble. You gamble on price. Right? Expectations are determined by anticipated utilization and product availability and future changes. Tingnan nyo ito, yung word na future. Mamaya, i-discuss natin. Very important ng word na future or future changes in other market factors such as agricultural policies. No? Changes in agricultural policies. Let me update you, no, between China and Australia. Kung kayo ay nakikinig ng mga balita or you may not be aware, or sa akin kayo makinig, no. Etong dalawang bansa na ito started to heat it up, no. Na medyo mainit itong dalawang ito against each other. Hindi pa naman sila nagigera pero the economic war, trade war have already started. Yung mga products na binibili dati ng Australia sa China and at the same time, yung product na binibili ng China sa Australia ay nagka, ano sila, medyo hindi maganda ang kanilang relationship ngayon. Products coming from Australia or products coming from China, ang sabi ng Australian government, teka, napapansin namin, pinaplug nyo kami ng mga produkto. Right? Binabaksakan nyo kami ng sari-saring produkto. At anong nangyayari? Dahil sa madami siya, bumabaksak ang presyo rito sa amin. At yung similar commodity na pinuproduce dito ng mga Australian ay natatalo kami sa presyohan. Ang nangyayari doon, mas pinapatronize ng market doon yung galing China kasi mura. Okay? Nagreklamo ngayon yung mga farmer or producer doon noong mga products na yun. Sabi niya, mama, matay tayo rito, mawabaliwala ang ating production, lugi tayo. So ang ginawa ng China, I mean ng Australia, para huwag bumagsak ang presyo, huwag mai-offer ng mura yung galing China, nilagyan niya ng buwis, tax called tariff. Okay, pagdating doon, papatungan ng 50% maybe na tariff. Okay, although sa doon sa World Trade Organization pinagbabawal na 'yung tariff, free market na, pero nilagyan ngayon ng Australia ng tariff. Okay, so ngayon anong epekto niyan? Nagmahal ang presyo nung galing China pagdating pag-land doon sa Australia. Kaya ang naging demand bumagsak. Humina ang export ngayon. Nung humina ang export ng China, naramdaman ng mga farmers sa China. Nagkaroon sila ngayon ng sobra, hindi nila malaman kung saan nila dadalhin yun. So, anong nangyari, naggalit ang China and do the same. Yung kanilang binibili sa sinusupply ng Australia, ginantihan na, naglagay din sila ng tariff. And this is what happened right now. At even militarily, eh, medyo nag-aano sila, nag-skirmish na sila. Medyo nagpapadalahan na ng hindi magagandang mga threat, no? Ganyan ang nangyayari ngayon because these commodities are supply, food supply, no? Lifeline yan, no? Lifeline ng mga tao. So, pinagkakagalitan talaga yan.
So bago natin ano yan, panoorin sa mga balita ngayon YouTube at yan ay very current. Backing again at the demand as composite. Demands for immediate consumption and storage and speculation could apply to a domestic market isolated from the rest of the world. So ito naman maliliit lang. Dito lang, let's say sa Pilipinas lang, immediate consumption, ano ba yung products na dito na lang natin kinukonsume, eh siyempre yung rice natin, hindi na nga tayo makapag-export. So isolated na tayo sa rest of the world in terms of tayo ang nagbebenta. Nations participate in an international market and face an export demand. Yan, kapag ka ikaw ay isang bansa na, wala, hindi ka maaaring hindi sasama sa mga tinatawag na trade blocks or yung mga association, World Trade Association na yan, ASEAN, kasi iyan lang ang kalakaran niya yon. Kinakailang sasama ka na sa grupo kasi yung ating tinatawag na market ngayon ay tinatanggal na nga nila yung tinatawag na tariff. Kung bakit yung dalawang China at saka ano, bumalik na naman doon. Para yung tinatawag na free market. Okay, palitan tayo ng produkto. So lang ang nagiging beneficiary niya na yung final consumer kasi nagmumura presyo. At high prices, the amount demanded of the domestic product sharply at the level of price that attracts imports. Okay? Anong ibig sabihin? Bakit siya nag-a-attract ng import? Ang high prices. Simple lang naman, siyempre. Mapakamahal dito ang bentahan. Ano ba ang mahal dito? Di ba mahal dito? Karning baboy. Kulang ng supply natin. So, ano yan? That is an opportunity do sa mga importer. Uy, bili tayo sa China ng ano, ng baboy. Pagdating dito, mura. Okay? So, nag-a-attract ng importation or negative exports ang tawag doon. Isang baligtad. Yan niya, hindi maganda sa economy yung import ka lang ng import. Eh. Kinakailangan mas matami ang iyong export kaysa sa import. Kaya negative siya kung tatawagin. At low levels of price, kung masyadong mura naman, ang presyo dito sa common, sa ating local market, domestic product may become competitive in foreign markets. O kung masyadong mababa na rito, halimbawa, pinya, eh baka dito, magkano bang pinya, kung siguro, baka mga, wala, baka 50 cents lang, maybe, sa dollar, no? Pero pagdating doon, $5. So 5 times 50, 250 pesos ng isa, eh dito, pagka panahon ng pinya, mga 30 pesos lang versus 250. So murang-mura dito, kaya maraming namimili naman ng ating mga prutas, no? At na-export banana, ayan, dami nating na-export niyan. Because doon sa presyo ng mura. Therefore, the demand for such a product may be decomposed into demand for domestic consumption, storage, speculation, exports. Yan. Okay, so yan lahat ng yung tatlong apat na yan, domestic consumption, storage, speculation, exports, yan ang magdadrive ng demand. At depende sa interplay ng apat na yan. At hindi na wala tayong eksaktong science niyan para ma-predict kung magkano magiging presyohan kasi apat ang nag-aagawan for that, no? So the demand for storage and speculation is more difficult to identify than demand for consumption and it is a function of expected gross margins. The higher the expected gross margin, the more product will be demanded by storers. Okay. I will cut muna from here. At lumalakas ang ulan. I will continue with this. The demand is composite. So let us cut short ang ating meeting for today. And hopefully you have learned something. Thank you very much. Okay, I will stop the recording.
And